Sa kasalukuyang estado ng ating bansa ay sobrang aktibo ang mga mamamayan sa paggamit ng plastic at iba pang material na nakakasira o nagsasanhi ng hindi magandang epekto sa kalusugan at paligiran. Ang ating bansa ay sagana at punong-puno ng mga likas na yaman at isa na rito ay ang Kawayan, partikular na ang Kawayang Tinik na kung saan matatagpuan ito sa mga iba't ibang lugar sa ating bansa. Maari ba natin itong gamitin bilang kapalit ng mga material na nakakasama sa atin at sa ating kapaligiran? Sa isang bayan sa Pangasinan ay mayroon silang ginawang solusyon na maaari magsugpo o magbawas ng paggamit ng plastic. Sa ating buhay, madalas hindi natin napapansin ang mga bagay na maaari maging solusyon upang makatulong sa ating kapaligiran o sa posibleng problema na haharapin ng ating lipunan. Madalas hindi natin pinapansin o binibigyang halaga mga maliliit na bagay na maaari palang maging sagot sa ating mga sulirin. Marahil kapag narinig natin ang salitang kawayan, ano nga ba ang tumatakbo sa ating mga isipan? So, engineered kawayan. Bakit tinabing engineered? Yung traditional na bamboo, poles, yung bilog. So, i-slot din yan. Gagamitan ng machine. Yung slot kanina nakita nyo. Tapos, planer siya. Pag dikit-dikitin, tapos parang kahoy. So, yung output niya. So, yun yung engineered kawayan na gusto namin palabasin produkto ng aming project. Sa loob ng 5 hektaryong lupa sa barangay Tangkarang ay itinayo ang factory na nasabing proyekto. Sa bisan ng 1 grant mula sa Philippine Gaming Corporation o PAGCOR, binigyan ng city government ng Alaminos ng 31 million peso grant upang mabigyan ng kabuhayan ang mga mamamayan ng nasabing syudad sa pamamagitan ng tissue culture. Ngunit, ayon sa aming pagsisiyasat, ay hindi ito itinuloy ng local government unit dahil sa kadahilanan na wala pang sapat na teknolohiya o taong mga eksperto para sa planong ito. Kaya minabuti na gamitin ang pondo sa pagbili ng mga material upang isagawa na ang proyekto ng engineered kawayan kung saan bumili ang gobyerno ng Alaminos na mga gamitan na mula sa disenyo ng Mariano Marcos State University. At sa teknolohiyang ipinamahagi rin ng MMSU na tinatawag na PAPAE o Poles Per Year na isang proseso upang mas gumanda ang produksyon o dumami ang bilang ng mga poles at bumilis ang pagtanda ng mga ito para maani. Sa simula ng proyekto ng E-Kawayan, ang LGU mismo ang nagpapatubo na nangasiwa sa plantasyon ng mga kawayan. Ngunit sa kakulangan na supply at mga trabahador, ay nagtayo sila ng isang multi-purpose cooperative kung saan ang teknolohiyang tinatawag na PAPAE ay pinamahagi sa mga komunidad ng bayan ng Alaminos na kung saan ang publiko na mismo ang nagtatanim at nagpapalaki ng mga kawayan. Bago lahat, andito po tayo ngayon sa Entrep MPC. Ito ay isang factory ng mga kawayan na ang tumulong sa amin dito ay ang aming LGU na Alaminos City. Ito ang mga produkto namin tulad ng bamboo island. Kami ang nagbibigay ng mga materials, mga raw materials at ginagawa namin ng islat. Ito yung sinasabi nilang islat. At ito yung aming factory. Dito namin pinaprocess lahat. Pag natapos na ito, tsaka namin dinideliver sa pinaka main na factory. Ito yung LGU Alaminos City. Bali, malaki ang naitutulong sa amin ang LGU dahil nakakatulong sa mga farmers dito sa amin, yung mga may mga kawayan. So, malaking bagay ito sa amin, itong ginawa sa amin ng LGU na kami yung nodes. At pumayag din sila na kami ang magdi-deliver ng mga islat. So, malaking tulong ito sa amin. Sa teknolohiyang PAPAE, kung saan una ay namimili sila ng magagandang tubo ng mga bamboo poles at pinuputol nila ito sa mga dulo. Maingat ang pagpuputol nito dahil hindi maaaring putulin ang mga bamboo buds sa bamboo node. Pangalawa, ay itatanim nila mga propagule sa mga plastic bag at matapos tumubo at diligan ng 6 hanggang 12 buwan ay maaari na itong itransplant sa lupa. Mas nabubuhay ang kawayan sa mga tabi ng sapa at bukirin. Sa unang buwan ay lalagyan ng lupa
ng mga bagong tanim ng Kawayan na mga pataba. Matapos ang 2-3 taon, maaari nang i-harvest ang mga cones ng Kawayan sa panahon ng tagtuyot. 2 ang paraan ng pag-harvest. Una, kunin lang ang mga piling matatandang poles ng Kawayan o putulin at anihin lahat ng makikitang cones sa isang clump ng Kawayan. Matapos mapalaki ang mga Kawayan, ay binibili na ito mula sa komunidad ng Entrep Multipurpose Cooperative Shared Bamboo Facility for Bamboo Processing na isang non-government organization o NGO na kumukuha ng mga manggagawa sa paligid ng nasabing pasilidad. Si Lito Claverio, na isang trabador ng Shared Facility for Bamboo Processing, ayon sa kanya, nagbibigay ang E-Kawayan ng hanap buhay para sa kanila at ng kanyang pamilya na kahit isa siyang retiradong manggagawa sa Miguel Corporation bilang isang beer production operator kung saan siya ay nagretiro na dito noong 1992. Ayon sa kanya, ay hindi namimili ang E-Kawayan kung sino ang taong maaari nitong tulungan. Mayroon din kami nakapanayam na si Rene Francisco kung saan siya naman ay namamasukan ng janitor sa CB Mall sa Alamino City at mapalad na kinuha upang magtrabaho rito. Maayos ang binibigay na pinansyal at mga trabaho sa pagpaproseso ng E-Kawayan. Sa kwento naman ni Rolly Lagisma ay nailathala niya na siya ay isang farmer at seed breeder kung saan siya ay nagbebenta ng mga inbred rice sa kalapit na barangay na lugar na kahit siya ay galing sa larangan ng pagpa-farming ay nagbibigay ang E-Kawayan ng hanap buhay para rito, umulan man o bumagyo. Nagbibigay talaga ito ng hanap buhay ng mga farmers kung saan hindi lang mga palay o mga karaniwang tinatanim ang pwede nilang pagkakitaan. Gaya ni Calixto Laklakin Jr. na nagpapatubo ng mga bamboo poles para anihin at ibenta sa Multipurpose Cooperative Shared Bamboo Facility for Bamboo Processing para gawing bamboo slats. Upang iproseso ang bamboo poles para maging bamboo slats na ginagamit sa unang proseso ng E-Kawayan, ang mga manggagawa ng pasilidad na ito ay mula sa iba't ibang uri ng estado sa buhay at pinanggalingan ng trabaho na nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga ito. Dumarating ang slats na mula sa shared facility ng E-Kawayan Factory at agad nitong chinecheck para sa moisture content ng Kawayan bago ito idaan sa unang proseso ng pagdidikit gamit ang isang special mixture ng glue. At ang mga hindi pumasa sa katuyuan na ninanais ng manggagawa ay ibinibilad ulit sa araw o hinahayaan na matuyo sa loob. May binabalak na din magpundar ng dryer ang pasilidad upang matuyo ang slats ng Kawayan kahit wala ang sikat ng araw. Pagkatapos ay nililihan nila ang natuyong slats na may pandikit upang ito ay maging mapino at pinuputol sa sukat na ninanais para sa iba't ibang produkto. Para sa mga plaka at iba pang mga produkto ay meron din silang special na makina upang maukit ang mga pangalan o disenyo na nais nilang ilagay. May offer sa akin ng City Hall na magtrabaho rito pero hindi pa ako nakapasok agad. 2 years ago, nag-report ako sa City Hall. Ayun, nakuha naman ako na maging sample maker dito. Kaya ito, yung mga gawa namin, mga table, mga upuan, yan, sample ko lahat yan. Yung mga kasama namin dyan, may mga kwan din, dating kasama ko rin doon sa export company sa kwan din, mayroon mga kasama namin dyan. Tapos yung iba, farmers, yung mga taga rito sa barangay dito, yan yung mga trabaho yung iba. Yung mga labor namin, yun ang mga farmers. Pero yung mga skill, yun yung mga galing talaga sa furniture pa. Pero taga dito po lahat? Sa yung iba, taga ibang pariyo, tapos yung iba, dito sa barangay na ito, Tangkara. Mula sa mga gamit na binibili ng mga turista, hanggang gamit na pangtahanan, ay malawak ang mga uri ng produkto na maaari magawa ng factory at mga empleyado nito. Ang unang produkto na ibinahagi sa amin ay ang mga lampara, wall clock na kung saan sila na rin ang nag-a-assemble ng mga internal parts nito, flower vase, round fruit tray, ref magnets, miniature bangka, trophies,
round stool chairs, side table, small clocks with stand, wall clock signages, baso, cell phone holders, coffee table na may salamin, miniature helicopters, pencil holders, flagpoles, at podium. Marahil ang pinakamabenta produkto nila ay ang mga personalized na souvenirs at trophies na binibili ng iba't ibang lalawigan. Mayroon din plano ang DepEd upang ang factory na mismo ang mag-supply ng mga upuan sa mga paaralan sa buong Pilipinas. Ngunit, ginagawan pa ito ng mga memorandum of agreement upang masiguro ang mga pondo upang mas mapaayos at mapaganda ang pasilidad upang magampanan ang mataas na demand ng mga school chairs. Ang mga produkto ay nakatutok sa mga turista, gobyerno at mga collectors. Ang mga kita sa pagbebenta ng produkto ay napupunta sa isang trust fund kung saan nangangasiwa dito ay ang pinuno ng factory at LGU ng Alamino City. Nagsasagawa ang tourism office ng mga eco-tour na nagsasakay ng mga turista sa isang electric vehicle at dinadala sa iba't ibang tourist spot sa Alamino City kung saan ang E-Kawayan factory ay isa sa mga destinasyon. Ibinibida din nila ang mga E-Kawayan sa mga expo gaya ng Agri-Pinoy Product Expo at umaabot na rin ito sa Pampanga noong ipinagdiwang ang Tarana sa Norte kung saan ipinakita ang mga iba't ibang produkto na mula sa Northern Luzon. Nagbibigay din sila ng mga regalo sa iba't ibang national agencies gaya ng Commission on Audit at ang nakaraang regional palaro. At ang mga produkto ng E-Kawayan ay ginagamit din sa iba't ibang opisina ng lokal ng Alaminos. Ginagamit din nila ang social media bilang isa sa mga promosyon ng E-Kawayan. Ibinabahagi din nila ang mga produkto sa mga turista ng cruise ship na dumadaong sa 100 Islands. 12,000 to 14,000 turista na pupunta sa Alamino City kada araw magmula ng January at ang peak season naman ay ang buwan ng Abril. Sa lahat ng events na sinasalihan ng tourism office ay isinasali ang engineered Kawayan lalo na kung kabilang nito ang agriculture industry. Ibinabahagi din ang mga produkto ng E-Kawayan sa World Bamboo Congress na ginanap sa China noong 2018. And we promoted in a lot of ways. First of all, we bring these products during travel fairs, especially in Philippine Travel Mart. We bring it to Agri-Pinoy Product Expo. We bring it to Pampanga as well during our Tarana sa Norte event and then the North Philippines activity. Actually, last year, I also even went to Cebu just to bring several of these items and the brochure of these E-Kawayan products for marketing. And so far, we are trying to use all these materials now on our offices, in our plaques, you know, and certificates made of E-Kawayan and trophies. And it's really picking up. Since a lot of activities in the region, they order trophies in Alaminos. Nagpaplano rin ang mga tagapamahala ng Engineered Kawayan na i-export ang kanilang mga produkto sa iba't ibang bansa. Plano rin na i-expand at dagdagan pa ang mga uri ng produkto na kaya nilang gawin. Nasa plano rin nila ang ipamahagi ang mga ibang kaalaman at teknolohiya na kasalukuyang ginagamit nila sa kaunlaran ng iba pang lugar ng bansa. Sa madaling salita, sa unti-unting pag-unlad ng industriya ng E-Kawayan, maaaring masabi na sa pagdaan ng panahon, nagawa ng lahat at natupad na ang mga plano para sa industriyang ito. Magiging bahagi na rin ito ng pagkakakilanlan at tatak sa atin bilang isang Pilipino. Madalas, may hambing ang mga Pilipino sa Kawayan dahil sa tibay, pagiging mapagkumbaba, at mapamaraan. Pahalagahan natin ang mga bagay na makakatulong sa ating lipunan, maliit man yan o malaki. Basta't ito'y kapaki-pakinabang at makakatulong sa solidarin ng ating lipunan. Sa unti-unting pagakbang, ay simula na din ng isang malaking pagbabago sa ating lipunan.